This is mixed seafood, guys. The same, what we call this, beef teriyaki. My beef teriyaki, guys. The next is the sweet and sour fish. That's beef caldereta, beef stew. That's a lechon pak siew over there. And on this side, that's my signature dish. Fire sisig matchstick style. I've done this, guys, in less than 2 hours. Oh no, not probably 2 hours or less than 2 hours. All this dish, as long as everything is well prepared and you know, ang pagluto is just that's the most important thing, guys, when you cook some when you cook food. So yun, guys. Sige. So mag-isa tayo ng sibuyas. Pag kayo nagluto, di ba, inuunan nyo yung bawang. For me, suggestion lang. Unahin nyo lagi yung sibuyas, guys. Kasi matagal mag-ano yung sibuyas. Matagal maluto. Unlike bawang, madali lang. Pero yun, kung yun ang style nyo, yung old school, na lagi yung una ang bawang, wala tayong magagawa dyan. Pero ang akin, nagsuggest lang ako na mas maganda, unahin nyo yung sibuyas kung kayo magluto. Just a suggestion, di ba? Kasi mas matagal itong maluto kung ano, kaysa sa bawang. Pero since naman hindi ako magamit ang bawang, so nasa sa inyo yan. Di ba? Akin ay suggestion lang na ito yung way ko pag magluto. So pagka ganyan, guys, you know, pagka ano ko na yung sibuyas, ito na kagad yung susunod ko. Pineapple juice ba? Hindi ako gumagamit kasi ng tubig kasi mas ano rin ito kasi pagpalasa rin ito ba? Walang halong ano yan, guys. Ganyan lang. Then, garlic powder. Tama na muna yun. Ano, sige, continue mo nga. Kasi siguro mailagay na ngayon ang fish. Hindi, pagka na ano, kasi pakukuluan ko pa yun eh. Nandali. Sige lang. Black pepper. Yung supa. Ito nga juice. Ito
itong juice nung ano ba? Itong juice nung tawag dito. Gagamitan ko kasi ng toppings and guys, pineapple slice. So, ibubuhos ko lang yung juice niya. Kasi ginamit yung iba nito sa ano din. Sa caldereta kanina. Tapos yung natirang slices dyan, ilalagay ko lang mamaya sa taas mo. No? Pang-garnish ko kumbaga. Nilagay na natin ito. Sabi ito yung ating sweet and sour na sauce. Kasi iba yung lasa dito guys. Gusto kong gawayahin kung hindi ko makuha ba. Chinese kasi ito na ano. Sweet and sour ba. Eh nagustuhan nila pagka ito nagluto. Gusto nila. So yan. Yan ito na naman tayo. Paprika na naman. Pagdagdag ng kulay guys. Size na. Pakuluin na natin. O di ba? Oh, ang ganda na ng kulay oh. Kulang ng pepper na. Here right with it. So yun guys, tatakpan lang ulit natin at tutuloy natin ating pag-prep nitong carrots. So ilagay na natin itong ating pritong ano guys, ang ating pritong isda. Ibuhos nyo lang lahat. Ang dami ito guys na ano, kasi bibigyan namin si nanay doon. Kasi isda to eh, mas favorito ni nanay to, kani ate. Dinamihan ko talaga ang ating sweet and sour fish. Yan, ayan na siya guys, atin ang haluin. Ayan guys, oh, diba sobrang dami. Hindi ko na pinalakot yung sauce nga kasi itong ating fried na fish, meron yung corn flour. So, madi-dissolve niya yan siya. Magda-dry pa nga ito dahil madami pala itong ating ano. Marami itong ating isda. Ayan. So, yun lang guys. Ang ating sweet na sour fish. Pagkakaano ako mag-try pa ito mamaya siguro. Ang dami yung isda. Tama? So hindi natin pakukuloy yung isda. Ganyan lang. Kasi papainitin pa yung shopping juice guys. Madudurog masyado yung ating isda.